Okay, dito tayo sa Karuray. Sa aking Diyos ko. Magandang araw sa inyong lahat. Kwento ko lang sa inyo, mga idol. Matagal na akong hindi nakapag-upload. Nakakalungkot kasi yung aking page sobrang baba na. Nung ako'y active, nasa 2,500 something ang kanyang followers. Ngayon nasa 1,100 na lang yata yun, mahigit. So gusto ko sanang ipagpatuloy. So ngayon, mga idol, ang aking YouTube parang gano'n na rin, napabayaan ko. So tuloy natin to, mga idol. Ngayon nandito na ako sa Palawan. Naghatid ako ng mga poste dito sa lugar ng Ruas, Palawan. Dito sa Ruas, Palawan, mayroon ditong sobrang isa sa mga delikadong daanan din, kagaya ng mga sa parting Mindanao, sa Bukidnon, kagaya ng Claveria, papuntang Gingoog City. Napakahirap din ang daan doon kasi maraming mga sasakyan na bumabaliktad. Talagang maganda na yung kanyang parada sa gilid kasi wala nang hindi na makalis, kung driver lang ang magpapalis sa isang unit niya. So ang sa na-experience ko dito, mga idol, grabe, matindi din yung Karuray Road. Alam niyo kung ano yung mga sinasabi nila pag dumadaan sila, lalo na yung mga baguhan. Ang sasabihin nila ay Diyos ko po, kasi talagang napaka-delikado. Okay, dito tayo sa Karuray. Sa aking Diyos ko. At hindi ko kasi safe talaga yung kanilang kalsada, gawa ng nilulumot yung gilid. Pasiko po yung kalsada po talaga, kaya napakadelikado, mga idol. Kaya pag dumaan kayo rito, talagang ingat po tayo. Gaya po yung sinasabi ko sa inyo, yan sa gilid po niyan talagang napaka dalim po ng bangin na yan. Natatakpa lang po siya ng mga kapoy. Pero pag tinitingnan niyo po yung baba niyan, talagang napakalalim. Yan po. Grabe po. Napakahirap ng daan na yan. Talagang naka-engine brake lang po ako niyan. Kaya pagka kayo'y gusto nyo pong mapuntahan sa actual, dandaan po tayo dyan kasi napakarami na po daw nalaglag sa lugar na yan. Marami na nalaglag na truck dito, bro. Napakarami na po talagang nalaglag daw dyan sa lugar na yan. Sila po ang makapagpatunay sa mga taga roon. Sa totoo po niyan, mga idol, sinasamaan po kami ng taga roon kasi yun nga po, baka hindi po namin makabisado talaga yung pinakaan niyan. Kasi mga idol, ay pag tayo'y pumupunta dyan sa lugar na yan, hindi mo mahalata yung bago yung yung palusong. Akala mo normal lang siya, pero yung pala ay paano na siya, talagang ang haba nung pababa, kaya delikado, kaya sinamaan kami ng taga roon. Yun nga, yung mga kwento nila ganun talaga. Kahit saan nyo po sila titingnan, panoorin sa mga iba't ibang nakaranas dyan, may mga maraming video.
makayanan ng engine brake namin na kaya nangangamoy po yung aming preno. Kaya talagang ang hirap mga idol. Dapat pag truck ang dalan niyo, huwag masyadong loaded. Dapat katamtaman lang kung kaya ng preno, kaya ng engine brake. Kasi kung pag masubahan kayo ng karga, hindi nyo kabisado yung daan. Napakadelikado. Kagaya nito, paliko-liko na naman. Ilang liko na po yan. Kaya talagang todo ingat po kami nung kami dumaan sa araw na yan. Talagang hindi ko pa alam kung ilang minuto pa yung hanggang pababa. Kaya awa ng Diyos, nakalusot naman kami kahit pa paano. Mabuti lang sinamaan kami ng ilan sa mga taga-roon. Napaka-gad na po ng kanilang kalooban din kagaya ng sa atin na mga dayo. Timbangin natin. Sa bundok tong guys. Okay, nakababa na tayo. So, yun mga idol, yung kanilang daanan doon, kung gusto ninyong makita o maranasan na dumaan doon, ingat lang po kayo kasi napakadelikado. So, sa ano naman, iba't ibang mga lugar na kinadaanan sa ganyan sa mga Mindanao, Cagayan de Oro, yung mga Mindanao yan, exact ng Mindanao yan, Cagayan de Oro, Zamboanga, talagang ganun din, mga delikado. Delikado ang mga daanan doon po. Ang naranasan kong matinding mga daan din talaga, kagaya nun doon sa Aklaberia, papuntang Sibio. Napakadelikado yan. Na pag doon ka dumaan sa Glingoong City to Laberia, tapos pagbaba, yun, ano na yun eh. Cagayan de Oro, napakahirap ng daan doon. Saka sa bukid nun. So, ang ano ko mga idol, paalala lang, pag tayo nagmamaniho, sa isa lang sa isang lugar na hindi mo kabisado, huwag tayo pasabasta na umarangkada ng matulin. Kasi baka mamaya napashortcut ka na. Kasi mayroong lugar na akala mo hindi siya masyadong ano, matarik o pababa. Yung pala, pag di mo kabisado, baka mamaya mapashortcut ka doon sa baba. Kasi yung kalsada paikot. Kaya pag dito ka, nandun yung paikot yung parang bitukang manok. So, siyempre, kung baguan ka pa lang, tapos didiritso ka lang, baka hindi ka na gumaganon, baka sumirkat ka na sa kabila. So, ganun mga idol. Kaya, pagka tayo nagpamenyo, huwag tayong basa-basa na ano, parang hinahabol ng ano. Talagang, ano mga idol, gusto ko lang magpagpatuloy din yan kung naumpisan. Sana supportahan nyo rin ako, idol. Supportahan nyo ako sa Facebook page ko, sa aking personal account ko, nasa ano na rin. Yung personal account ko, nasa mga 9,400 yata yung mingit. So, gusto kong ipagpatuloy. Sana nandyan kayo mga idol, tulungan nyo rin ako na paano ko palaki ng aking naumpisahan na pagbablog. Ituloy ko yung aking naumpisahan, kaya baka sakaling kahit papaano makaalalay sa ating pangangailangan sa araw-araw para din sa ating mga mahal sa buhay. So yun lang mga idol, salamat ng maraming sa inyong lahat, sa inyong mga suporta.
hindi man ko kayo kilala lahat, pero nagpapasalamat ako sa una sa Diyos at sa inyong lahat mga idol, sa sumusuporta kahit papaano. Hanggang dito mga idol, good luck sa inyong lahat at magandang araw.